What's up mga kalata? Welcome to my channel. Dito tuturuan ko kayo step by step sa abot ng aking nalalaman. If you are a beginner and willing to learn sheet metal fabrication, I assure you are in the right channel. Para naman doon sa mga knowledgeable na, just watch lang din for additional knowledge and for refreshment. Mga kalata, unang-una nating alamin is ano ba yung sheet metal? Yung sheet metal is a metal formed by an industrial process into thin or flat pieces. It is also one of the fundamental forms used in metal working, and it can be cut and bent into a variety of shapes. So, yun yung sheet metal mga kalata. And now, we will begin in our main topic, which is how to fabricate a lock former. But let us first find what are the different types of lock. So, we have lock seam, drive cleat, cover plate, socker, standing seam, single lock standing seam, double lock standing seam, and Pittsburgh's lock. But today, we will study lock seam and Pittsburgh's lock. Ito kasi mga kalata, yung pinaka-common na ginagamit sa manual lock fabrication. So, let's start. Our first lock is Pittsburgh. Okay? What is Pittsburgh's lock? Pittsburgh's lock consists of three bends that form an extended S shape, which creates an airtight seal after completion. So, ganito guys yung Pittsburgh's lock. Mas popular or mas kilala sa tawag na lock former. Okay? So, paano naman ginagawa ang Pittsburgh's lock? Okay guys, i-demonstrate ko sa inyo kung paano ginagawa ang Pittsburgh's lock. So, first step natin is maglagay ka ng overlap na 1 inch dun sa actual na measurement. Meron namang gumagamit ng 3 cm or 30 mm. Yun naman, mga kalata, ay depende sa gauge ng plane sheet natin. Kung makapal, better na gamitin yung 3 cm. Pero kung manipis lang, like gauge 26, enough na yung 1 inch. Okay? So, next step, step 2, i-divide sa tatlo and make sure na 1/4 inch lang yung hammer over edge natin. Ito kasi yung pupukpukin natin para ilaki yun yung tinatawag na hammer over edge. Next, step 3, kapag may label na out, i-bend mo ng palabas or out. Then, baliktarin mo at doon mo naman i-bend sa corner line. You know, guys, yung corner line, ito yung pinakang parang border. Ito yung sa actual measurement. So, dito mo naman ulit siya i-bend. Papasok ulit 180 degrees. So, yun. Tapos, baliktarin mo ulit at lagyan mo ng groove. Adjust ka lang ng 1 mm papasok. Then, i-bend mo ng 45 degrees. Tapos, ibalik mo ulit na yung i-bend mo sa ibabalik. Balik muli siya sa normal. Yun. So, makaka-form ka na ng groove. Okay, guys? So, nagets nyo ba? So, yun. So, next natin is step 4. Gawin naman natin yung male. Yung una, tawagin na lang natin na female. So, ito naman, ito yung male. Ito yung nasa kabilang part. Okay? Na siyang paglalakan natin. Okay? Ipapasok natin dito. Ito yun yung ipapasok natin dito. Mula doon, sa opposite side, kuha naman kayo ng 1/4 inch. Then, i-bend lang ng 90 degrees. Yung, ganun lang guys. Kasimple. I-bend ng 90 degrees. Then, step 5, ipasok na yung male dun sa female. Then, pukpukin na natin yung hammer over edge. Okay? Pukpukin na natin yun. Ilalak na natin. Okay? So, yun. Nakabuo ka na ng Pittsburgh's lock. Ito yung tinatawag na Pittsburgh's lock na mas karaniwan tinatawag nila na lock former. So, next naman natin guys, kung is yung lock seam. So, mga kalata, ano ba yung lock seam? So, yung lock seam is a joint between two pieces of sheet metal made by folding up the overlapping edges against each other, then folding them over in the same direction a number of times. Usually mga kalata, nakikita nyo ito sa spiral joint. Okay? So, paano naman ito ginagawa? Okay, i-demonstrate ko sa inyo
kung paano ito ginagawa. Step 1, maglagay ka o magdagdag ka o mag-overlap ka ng 1/2 inch to sa kabilang bahagi. Okay? At doon naman sa kabila, sa opposite side, maglagay ka ng 1/4. Okay? Overlap ka ng 1/4. Then kapag meron ka na nun, may 1/2 and 1/4 ka na. So step 2, hatiin yung 1/2 inch. So magiging 1/4 plus 1/4. Then pwede na natin itong i-bend. So next step natin is kung may nakalagay na siyang out, ibibend mo siya ng in. Okay? O kaya ay papasok. Doon ka magbibend sa pinaghatian. So 1/4. Doon sa may 1/2 inch. Hatiin mo yun, di ba? 1/4. Doon ka magbibend, papasok or in. 180 degrees. Pero mag-leave ka ng counting space kahit 1 mili man lang, okay? Hindi naman siya pipim-pipi. Ganon, guys. Then, lagyan mo naman yung kabilang side ng yung 1/4 sa kabilang side. I-bend mo rin siya ng 180 degrees out naman, palabas, out. Okay? So yun, magtatagpo na siya. Then step 4, pasok mo na yung 1/4 dun sa 1/2. Then pitpitin mo na. Pwede mo rin siyang lagyan ng punch para mas matibay or mas sure ka na hindi na siya kakalas. Okay? So, ganun lang guys, yung lock seam. So, easy lang siya. Okay? So, I hope na may natutunan kayo and i-apply nyo rin actual. So, para mas lalo nyong madaling ma-memorize kapag ginagawa nyo sa actual. Okay? Thank you guys!